Ang gagawin ko po ngayon, yung hindi ko po natapos na BIOS kapon, yung sira na yung kanyang sensor. Eh, tumawag sila kagabi. Bumili na daw sila ng buo. Bali, salpak mo lang. Kung sinuad, para hindi na rin ako mahirapan maglagay ng ano. Kasi minsan mahirap din ni ngayon, setup. Medyo antay-antay ko na lang po. Maya-maya po konti nandito na rin. Abangan ko natin. Na, nakabili na sila. Hindi na ako magre-repair, hindi na ako magpapalit ng... Ito lang sana pinaka-problema niyan. Eh, pabili na sila ng buo. Kasalpak ko na lang. Okay naman, pareho-pareho naman. Ayan po, kinukumpleto ko na lang po yung, ano po yung nabili nilang ko lang yung kanyang nabiling compressor. Bali yan, apat na tornilyo lang naman yan, apat na dose, dalawa sa taas, dalawa sa baba. Yung dito naman sa ano, just lang yun na ano, 10mm lang yung tornilyo niya sa fittings, mag low side o high side. Pero yan, bago ko po yan sinalpak dyan, bali di ko na napakita kanina, nagdagan ko muna siya ng ano, panibagong langis, kasi mas maganda po yung panaglagay ka ng langis direct po sa compressor. Doon ko inano sa low side, doon ko binubuhos yung langis niya. Kasi minsan pag pinayagap ko ng vacuum, hindi lahat ng langis na pupunta sa compressor. Bali, umiikot pa siya. Mas maganda yung direct talaga sa compressor. Ayan, binabalik ko na po yung kanyang belt. Madali lang naman din po yan. Kung paano nyo tinanggal, ganun din nyo din siya ikakabit. Luluwagan nyo lang yung dosin yan. Tapos, itulak nyo na. At yung bulb, kapag sa nalinis daw. Yan, kinakalas ko na po yung una ko yung blower. Kasi sabi nung ano, diretso ko na lang daw cleaning. Para mas maganda ang lamig bago compressor niya, bagong bili. Sabay cleaning na rin.
Ayan. Inisa-isa ko na po yan kung mapapansin nyo. Pirdokot ko lang po yan. Ito po kasi yung labas ng BIOS na medyo madali-dali. Pwede mong pag-iwalay yan yung lagay ng blower, pati yung kanyang tagasalo ng evaporator. Pagka ganitong unit po, ganyan, dinodokot ko na lang para mas madali. Saka hindi nabubugbog yung kanyang dashboard. Mas maganda sa ano, lalo pag private, maganda pang tingnan pag yung walang mga gasgas dyan sa ano, walang kulang na tornilyo. Yan din po ang advantage ng neodokot lang. Ako lang muna. Double din pala. Shoutout nga pala kay Lucky at sa Calderon family. Pati na rin po sa mga subscriber ko na matyagang nanonood. Minsan inaabangan pa ako pag gabi na gaabang ng bago kong video. Maraming salamat po. Masakit. Ayan. Matatanggal natin itong dalawang dosi pa rito. Ayan, tinatanggal ko na lang po yung ano niyan, yung may dalawa siyang dosing tornilyo dito sa side na yan. Isa po dun sa kabila. Pag natanggal niya po, kailangan po kasi tanggal niyan kasi pag hatak ko ng ano, pag hinata ko yung evaporator niya, tatamaan yung side na yan. Kaya kailangan po talagang matanggal yun. Kaya hinahawi ko lang din naman po yan. Tapos yung dito, yung dalawa niyang tornilyo. Yung masikip nga lang yan kasi nasasagi yung pedal. Nalaan kasi yung gusto niya. Kailangan yung gagamitin mo dyan pinit yung dimalit para nabibin mo ng konti. Ano ba kinana po to? Madali lang din. Madali lang din naman din po. Naman mo nalagay dito ko natin. Oo. Narin natin kung marami na rin. Kung hindi pa naman. Pero limang taon na to sa'yo? Oo. Mukha pa rin siya. Pero... may dumi siya pero hindi ganun karumi. Oo. Matindi. Mahalaga ka sa filter. Madalas mo lang nalilinis yung ano. Kaya patching oil. Ayan po, binabalik ko na lang po yan. Nalinis ko na po yung kanyang evaporator. At yung kanyang mga housing.
Ayan, yung ano naman ang inaisa-isa ko pong ibalik niyan, yung housing ng blower. Pero pinupunasan ko po muna yung mga ali-alikabok kasi minsan may mga nagre-request na bakit daw hindi tinatanggal yung ibang dumi, nandiyan na rin lang naman. Salamat po din sa mga guide nyo na dapat ganun ang gawin. Kasi minsan din po kasi pag yung talagang busy, sobrang nagmamadali. Yung iba pong mga ganun, hindi ko na gagawa. Lalo papot ako lang din mong mag-isa. Pero pag may time po talagang linilinis ko naman po talaga sila maigi. Kasi nakakaya din po sa customer. Yan naman po, ibabalik ko na lang po yung kanyang expansion valve. Maya maya po nyan, mag-liftis na po ako. Kasi bago ko po yan kargahan, kailangan po munang lagyan ng pressure para malaman kung walang ibang tagas, lalo na po doon sa mga pinagbuksan kong fittings. Kailangan pong isa-isahin din po yun kasi minsan nakalimutan, hindi pala naigpitan. Kaya mas maganda din po yung lililigpis muna bago kargahan ng freon. Sa YouTube ba, sir? Lagi saan kayo? Diyan lang sa Lakson. Diyan na sa palo ko. Kaya ano? Nakuha ko dapat na sa Evangelista. Pasal ako. 8,000. Bago ako matulog, napanood ko. Ano na sira bagong presyon? Sabi ni Goy, yung ano lang, sensor. Yung nabilhan ko, wala siya ng sensor lang. Inopen na sa akin yung compressor. Sabi ko, hindi, para ano. Saan ano na nangyayari? Kasi usap naman, kung sensor lang at hindi gumana, bibili pa rin kami ng compressor. Mabahal, nilakad ko na lang. Isang bilhin na, ano? Ikaw lang pala lakas. Sabi ko, ano magiging yung... Ayan, naglalagay na po ako ng nitrogen yan. Lagay muna ako ng mga 100 PSI para maligtis ko po yan. Lagay tayo ng nitro. Magligtis muna tayo sa mga pinagbuksan. Para masigurong walang tagas. Saka dito. Kaya dati nun sa pahinangan dyan sa ano, nagpahinang ako, may dala-dala ako sa rinning ganito kasi may bayad pero ano. Parang hindi ko nagsisip.
Ayan, nagbabacuum na po ako niyan. Binabacuum ko po muna yan bago magkarga ng freon. Para wala pong matirang hangin sa system niya. Para pag nagkarga po tayo ng freon, eh purong freon po yung ano, papasok. Hindi puro hangin, kundi purong freon. Negative na kasi ang pagano. Ayun. Ibig sabihin wala nang manin naman. Wala nang pressure sa. Para purong ano, purong tiyo ng laman. Yung preno nga natin, di ba, kailangan yung bit. Tanggal yung hangin daw. Ayan, kung mapapansin nyo po, medyo malabo lang po kasi, pero kahapon, puwapalo po yan ng ano, 75 to 100 PSI. Ibig sabihin nun, mahina na talaga yung ano, bomba ng kanyang compressor. Ayan ngayon, puwapalo na lang siya ng 25 to 35. Kaya maganda na po yung, maganda po yung kanyang nakuhang ano, nabili niyang compressor. Ayun yung freon ko kanina. Okay, ba natin? Ayun na. Pinalitan natin ng bago kasi. Para ano? Kasi fresh. Para bago rin yung... Ayan po, nagkakabali freon na po ang kinakarga ko niyan. Medyo sa pagkarga naman po ng freon, kailangan dahan-dahan. Ang ginagawa po niyan bukas, tara. Bukas, tara, tapos nisilip ko po yung kanyang side glass kung wala na siyang bula. Kasi minsan pag yung tinutulo kong nakabukas, maya maya po biglang nagpukul kagad yun. Eh, yung mga ganitong modelo, kailangan dahan-dahan. Ayan. Kapan po, umabot na siya ng ano eh, pumapalo na siya hanggang 75 to 100. Ayan, ngayon, tama lang po, nasa ano lang yan. 35. Ibig sabihin, malakas na yung kanyang compressor. Kaya malamig na rin yan. Papawis na to. Hindi na yung pasero ang papawis. Kanina yung nagpumatik. Yung kanina yung automatic yung aircon. Lamig. Pero may
pag tumakbo ka na naman tuloy dyan, hindi na trabaho. Hindi may hangin ang ano, diba? Ayan, yung na yung pan. O na matay yan. Tumatay. Ano, matay. Matay. Sukatin natin yung lamig ngayon kung ano, kasi kahapon wala talaga eh. Kaya 0-0 na siya. Pero automatic eh. Yung idle niya tama. Ah, tama lang yan. Yan, negative 1 na po. Ito. Ibig sabihin, maganda na yung ano niya. Tapon kasi kung hindi niya i-revolution, wala talagang lamig. Ngayon, kahit naka-minor lang siya. Yan, kahit naka-dos na lang yung aircon. Negative 6. 7. Maganda pa ano kasi nito, kasi original pa yung ano eh, yung evaporator niya. Kaya maano niya pa yung lamig na ano. Yun ang evaporator lang dito? Yung linilis natin kanina. Naglalaro siya sa ano, maganda na yan, naglalaro 7-8. Yan, 9 pa. Eh, kung kaya naman ang lamig mo ng kalahati, kaya lang naman dalawa. Para medyo tipid tayo sa gas. At mga ganyan lang. Kasi pag tinudo mo to, ano rin to eh, pag yung pag nakasagat to dito, medyo matagal siya mag-automatic. Iba ang kain ng gas nun. Hindi tulad ng mga kalahati. Ang iba nga, pag gabi, ilagay lang tayo sa 1 quart para maya-maya pahinga. Magaan sa makin yung pagtakbo niya. Hanggang dito na lang tayo. Tara, salamat!